mga ka-TFT. Narito po ulit kami upang magbigay ng dagdag kaalaman at para mabigyang linaw ang inyong mga katanungan. Una sa lahat, dahil patuloy pa rin pinag-uusapan ng OFW card o idol at marami pa rin katanungan ng ating mga kababayan, nais lang pong ipaalala ng The Filipino Times na ang OFW card o idol ay libre po o walang bayad para sa mga OFW. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang employer or recruitment agency ang siyang magbabayad upang ma-process ang idol. Pangalawa, ang OFW card o idol ay kasalukuyang dumaraan sa pilot testing. Ang pilot testing ay tatagal ng 3 buwan at ang bagong OFWs at pili lamang sa first batch na paalis ng Pilipinas ang kasama rito. Para sa current OFWs, hihintayin pa munang matapos ang first batch bago ma-open ang application at processing para sa mga existing OFWs upang makakuha ng nasabing card. Mangyaring maghintay lamang po sa mga susunod na anunsyo patungkol rito. Dumako naman tayo sa ibang projects ng OWA. Kamakailan, inanunsyo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Layunin ng programang ito na suportahan ang ating OFW sa pagtataguyod ng kanilang hanap buhay sa Pilipinas. Kalakip sa nasabing programa ang cash assistance up to 20,000 pesos at training para sa mga OFWs. Pangalawa, inilunsad ng departamento ang OFW Watch, isang Android-based app na may layuning tulungan ng mga OFW sa oras ng kapahamakan sa pamamagitan ng connection sa kapwa OFWs. Gamit ang app na ito, maaaring i-alert ang mga OFW Watch users na malapit sa area at humingi ng tulong kung kinakailangan. Panghuli, ibinabalik na ng OWA ang scholarship grant para sa dependents at beneficiaries ng OFWs. Para sa mga interesadong aplikante, maaaring tawagan ng OWA authorities o bumisita lamang sa kanilang pinakamalapit na opisina. Dito po nagtatapos ang ulat tungkol sa mga bagong programa ng OWA at POEA. Para sa mga updates at bagong balita, mag-like lamang o mag-comment sa aming official TFT Facebook page. Maraming salamat sa pagsama sa amin via Facebook. Muli, ako po si Kariel Katahay, The Filipino Times.